Saan pa para maibalik ang pitong dagdag na kapangyarihan ng mutya? Ito na lang ang tanging panahon para mailigtas kong inay. Bakit lagi kang dumadating? Para lang mawala. Aalis na po ulit ako. Sinisigurado ko po, pagbalik ko, gagaling na po kayo. Kayo ba yan? Join kami sa adventure mo! Huwag na huwag kayong magkakamaling sumama. Umalis na tayo dito, pare! Umalis na tayo! Bakit, pare? Ilaan mo na ng tiyanak! Pedro, my love! Ginigilaw ka! Kaya ko ang sarili ko. Last ng level up mo. Masikaso ko kayo. Para ko kayong lola ko. Ang swerte siguro ng magiging anak nyo. Tiyanak! Tiyanak! Sibar ba siya? Sala kayo, tiyanak! Anak ko, hindi ka dapat nakikialin sa mga ganyan. Kung nagpakita siya sa akin, lagot siya. Papatayin ka rin. Tutulungan ka niya para maulang. Sama-samang hahanapin ang liwanag at tayo'y magpapaalin sa isang daluyong na maghahatid sa atin sa isang mahabang panaginip. Pero chuba-chuchu ko? Hindi tayo pinapansin? As in, che? Parang hindi tayo nag-e-exist? Huwag mo nang punahin. Buti nga hindi na tayo binubugaw palayo. Kung sa bagay, deal ako dyan. As in, deal! Wait lang. Pedro! Di pa welcome na kami sumama sa mga adventures mo? Right? Hindi. Okay ka naman. Eh bakit di mo kami tinataboy? Bakit? Pag tinaboy ko ba kayo, alis ba kayo? Hindi! Eh, hindi naman pala eh. Ba't nagtatanong pa kayo? Sobra ka naman! Pagkatapos ka namin tulungan sa pakipagtsugian dun sa mga tiyanak! Huwag na tayong manumbat, maalindog. Tumulong tayo ng buong puso, kaya hindi dapat tayo nanumbat. Bakit? Hinihingi ko bang... Bumuha na tuloy ako engot dito eh. Tao po. Yes. Inaanak ho ni Ninong Toto. Pedro. Pedro ano? Pedro Penduko. Anak ni Juan Penduko ng Tulay Buhangin. Ninyo? Ay, Ninyo, pumasok na ito! Talaga yaka, laki mo na! Alas ba? Okay lang. Alam mo, wala ka pa rin pagbabago. Ninyo ka pa rin. May yung kulot mo. Sagad-sagad ang anit mo. Hindi pa rin nakakalimutan yung tukso mo sa akin yung bata ako, no? Kaya ano ka ba? Kahit baligtar kita, pwede kitang gawin map, eh. Tuloy ka. Sino kasama mo? Ako lang. Eh, si tatay, binabantayin si Lola sa bahay. Niloloko mo ba ako? Hindi. Nakauwi na si tatay, kuya. Nadukot lang pala siya ng mga masasamang engkanto. Langya. Ito nga sinabi ng tatay ko. Na dinukot lang si Ninong Juan, yung mga engkanto. Pedro, ba't ka nga pala napadpad dito? Halika, makat ka muna. Ba't ka nagawin dito? May nahanap kasi ako eh.
Sinali po. Alam mo, Ninyo. Ano ba, Uya? Tigilan mo na nakakatawag sa akin, Ninyo? Sige na nga. Oh, minum ka muna ng tubig. Alam mo, Pedro, kung hindi ko kilala yung mga magulang mo, hindi ako maniniwala sa mga kinukwento mo eh. Eh, parang ang hirap paniwalaan, pero ito lang sabihin ko sa'yo, ha? Yung sinasadya mo, mukhang mahirapan ka. Bakit naman? Matagal lang hindi nagpapakita dito yung pugot. Siguro, mag-election pa. Ganun ba? Basta, antayin ko na lang siya magpakita. Tiyagaan na lang yun. Alam mo, bilib ako sa'yo. Manang-mana ka sa'kin. Ganyan din ako, napakatiyaga akong tao. Minsan nga, hindi ako umuwi rito sa bahay ko ng 3 araw eh. Basta tumututok lang ako sa investigasyon. Eh, di ba nagagalit girlfriend mo? Wala siya magagawa eh. Masipag na pulis ang boyfriend niya. Ang bait naman ang girlfriend mo, kuya. Bakit kaya? Alam mo, Pedro, hindi ka na maiba sa akin eh. Hindi na kami kasi nag-uusap ni Ate Telma mo. Siguro, ilang buwan na o ilang linggo na. Hindi ko nga alam kung kami pa o break na kami. Bakit naman ganun? Nag-aaya kasi magpakasal na eh. Hindi pa ako handa. Teka, bakit pa sa akin na umiikot yung kwento? Ikaw dapat ang magkwento sa akin. May girlfriend ka na ba? Wala eh. Ba't naman ako nilaloko mo? Napakagwapo mo niya, wala kang girlfriend. Baka naman mapili ka sa babae. Alam mo, totoo. Pinagugustuhan na ako. Baka ako sinapak mo, una kami ng Kitty. Bakit? Di alakas ang dating mo. Kaya lang, sinaktan lang ako. Trainador lang ako. Walang kwentang babae yan. Wala talaga. Sarap tirisin. Ako, eh baka pa uminit pa yung ulo mo dyan. Pakita ko na sa'yo yung kwarto ko. Sige. Hindi na talaga siguro kung mapapatawad ni Pedro Malindog. Hello! Labi dude ka nga kaya niya. Pero galit na galit pa rin siya sa'kin. Tinawag niya pa akong traitor, di ba? Eh kasi nga, he loves you so much. And na-hurt mo siya, no? Pero di bali, kapag nawala din yun or na-forget niya na yung ginawa mo sa kanya, natin, eh mangingibabaw na rin naman yung love niya for you. Pero parang kung hindi niya makalimutan yun. Sorry ka na lang. Echos! Ikaw naman, Your Highness, nagiging pessimistic ka na, ha? Dapat, you should believe in love. The power of love. The magic of love. The miracles of love. At kung ano-ano pang kanta na may of love. Ito na lang isipin mo, Pedro. Sa ginawa sa'yo ng babaeng yon, siya nawalan, hindi ikaw. Sang-ayon ako dyan, kuya. Kahit siya na lang ang kahuli-huling ang babae dito sa mundo, papakatanda na lang ang binata, pasensyahan na lang. Tama yan. Hello? Sir, andito pa ako sa bahay. Kanino? Saan address yan? Oh, sige ba, sir, papunta na po ako. Pedro, huwag na bahala rin sa bahay ah. Baka magdamag ako hindi makauwi. Bakit kuya? Mayroon kasi ako babantayan ng bahay eh. Kasi sabi doon, meron daw tinititikan yung tik-tik na buntis. Sama ko kuya. Baka makatulong ako. Tatlong gabi na ako kaming may naririnig na may humuhuling tik-tik sa palipaligid, sir. Nakakita niyo ho ba? Wala naman ho sir, pero sigurado akong tik-tik ang mga yun. Kaya nga lagi pa ako sa tabi nitong sa pagtulog. Hindi po ako makatulog. Takot ho ako eh. Kaya baka po makatulog agad ako. Kaya minabuti ka pong i-report agad sa inyo. Tama ang ginawa niyo, Mang Kanor. Posibleng misis niyo ang gustong biktima ng tik-tik na yun. Pero huwag kayong mag-alala. Hindi ako aalis dito hanggang di ko nahuli ang tik-tik na yun. Maraming salamat ho sir. Tungkulin ko po maglingkod.
Pedro, marami ng buntis sa nabik naman ang tik-tik na yan. Kaya hindi ko titigilan yan at di ko nahuhuli. Mga buntis lang ba ang binibiktima ng tik-tik? Yung sanggol sa sinapapunan ng buntis, ngayon na nilalanta kanila. Parang sila may naamoy. Alam nila kung sino ang buntis. Kasi parang may masarap na pagkain sa loob ng tiyan ng mga buntis eh. Ano? Babay-bay lang sila? Eh, umagala sila sa araw. Parang mga aswang. Hindi mo malalaman kung sino aswang, sino tik-tik. Kasi nakikisama sila sa mga tao. Pero ang totoo nun, sinusundo nila kung sino ang buntis, kung saan nakatira. Pag-aaralan nila kung saan kwarto natutulog ang buntis. At pag alam na nila, babalikan nila sa gabi at doon nila gagawin ang pag-atake. Tumingin ka sa bubungan! Kuya? Kuya, ano yun? Ha? Tama! Ano? Kita mo? Lay! Kakas! Ang bilis. Maling na sugat mo sa paa. Ay, magaling talagang pangkontra nuno ang tubig dagat. Sa nuno mismo? Oh. Sa akong tindas. Buti na lang dumating na kayo. May naghahanap po sa inyo. Sino? Yung mga doktor ho na nagme-medical mission dun sa bayan. Bakit? Inirefer ho sa amin ng parents ni Raquel ang kaso ng mother ninyo, Mr. Penduko. That's why we decided na tulungan ho kayong madala ang nanay ninyo sa Maynila para mapatignan ho ulit siya sa isang espesyalista. Wala ho kaming perang panggastos. Huwag ho kayong mag-alala sa financial. Sagot ho namin lahat ng pagpapagamot kay Lola. That's part of our charitable work, sir. Eh, wala ho magbabantay. Iisa lang ako dito, pati ang anak ko wala rin dito. Mare, pwede ako ah. Ako rin ho. O yun naman pala eh. Di bali na lang ho. Ihintayin ko na lang pagdating ng anak ko. Dala niya ng gamot. Naku, hindi ho natin dapat paghintayin ang kalagayan ng mother ninyo, Mr. Penduko. Salamat lang ho. Salamat. Oh, Pedro. Huwag mo na bahala rito, ha? Alis mo na ako, ha? Oo, oh, sige, kuya. Sige. Stelma? Si Stelma. Uy, anong nangyari sa'yo? Andiyan si Stelma eh. Stelma? Yung shot ako. Pedro, ganito gagawin mo ha. Sabihin mo nakaalis na ako. At sabihin mo rin mga ilang araw akong hindi makauwi dito. Basta sabihin mo, nagpunta ako sa isa bayan. Naging bisaga. Ha? Ang tataguan mo. Nagyaya magpakasal eh. Sama na ugali ng kinakapatid mo, ha? Bakit ikaw maganda ba ugali mo? At least ang kuya Gary ko, walang ginugoyo para dalhin sa kapamakan sa kamay ng mga dalakit nun. Manumbat ba? Hmm? Kakainis talaga. Let's go na nga, my queen! Hmm? Atras si Pedro, abati kami! Che! Hey. Hi. Magandang umaga ho. Mm-hmm. Ako nga pala po si Pedro. Kinakapatid po ni kuya Gary. Sino po sila? Ako si Thelma, girlfriend ni Gary. Nandiyan ba siya? Ay, naku, umalis na po. Medyo matatagalan po yata siya bumalik. Kasi may inaasikaso yata sa ibang bayan. May imbestigan. Nandun pa sa labas yung jeep niya eh. Naiwan. Iniwan niya ako kasi yung patrol car. Yung patrol car ho ang dinala nila. Tama, yun nga ho. Gary? Alam na hindi pa pala. Sorry ho. Huwag ka na rin mag-sorry.
na hindi rin nga siya dapat mag-sorry sa akin eh. Pero alam mo, sana lang kausapin niya ako na maayos. Hindi yung parang siya nagdagan takbo siya ng takbo. Alam mo, ang hirap dyan sa pinsan mo. Kinakapatid, do. Alam mo, ang hirap sa kanya, ayaw niya akong diretso yan eh. Kung hindi niya ako mahal at ayaw niya sa akin, sabihin na lang niya kaya ayaw niya akong pakasalan. Naiintindihan ko naman yun eh. Para hindi ako umaasa, di ba? Mga ba binubusa yung sama ng loob ko dyan sa pin? Sa kapatid mo. Okay lang ko yun. Alam mo, bait kang bata ka. Eh, kesa naman ho, pigilan ko kayo, baka lalo lang ho kayo mag-amok. Ano talaga? Ano nga uli pangalan mo? Pedro. Kasi ganito na lang, Pedro. Sabihin mo dyan kay Gary. Magkita kayo ulit. Sabihin mo sa kanya, kausapin niya ako. Kasi may sasabihin ako sa kanya, yung napaka-importante, ha? Okay, okay. At saka pagkatapos namin mag-usap, saka ako na lang sasabihin sa kanya na... Bakit po? Bakit po? Salamat nga pala sa pag-atid mo sa akin, ha? Eh, baka kasi mahilo ka na naman, tsaka ano pa mangyari sa'yo sa daan. Cargo pa ng konsensya ko yun. Pwede ka pa na kukonsensya sa matalang kinakapatid mo. Wala yata nun. Ba't naman? Ikaw talaga. Ako, huwag mo na ipagtanggol yung kinakapatid mo, no? Okay na yung good impression ko sa'yo at saka isa lang ang bolero dapat sa pamilya ninyo. Kailan mo pinsun-sun sa atin? Ha? Kala ko. May napakasi sumusunod sa atin. Hindi eh. Lumagpas na nga eh. Mukhang may nahabol nga yata eh. Parang ako. Mahabol-abol sa kinakapatid. Shit ko, no? Tama na nga yun. Usapan na yun. Pwede ka muna. Ay! Nandito na tayo sa amin. Baka gusto mong pumasok muna sa loob. Hindi, wag na. So, talaga, huwag ka na mahiya. Wala naman dyan ang kuya-kuya. Ako lang mag-isa dyan sa loob sa makalawa pabalik noon. Ano? Next time na lang. Sigurado ka? Sige, salamat uli ah. Okay, wala nga naman. So, ingat ka. Sige, bye-bye. Bye-bye. Bakit naglalangis to? Hindi ko talaga maintindihan kung bakit nalang bigla naglangis to eh. Bakit kaya? Maybe may nakasalamuha kang maligno. Pero tumintingin naman ako sa paligid, maalindog. Wala naman ako nakikita. Eh baka kasi... Baka kasi huli mo nang napansin na naglalangis ang mutya. Nakaalis na ang maligno. Malay mo, nakaharap mo na pala ang tiktik. Sino bang mga nakasama mo? Si Thelma lang naman. Tsaka kaya kausap mo. Face tour naman. Si Thelma lang ba? Lalaki. Yung lalaki sumusunod sa amin kanina. Pero, bakit ka naman kami sinusundan? Baka buntis si Thelma. Paano naman masasabing buntis yung babaeng yun? Eh, sexy-sexy, no? Ano ba nangyari kay Juan? Tungkol saan, mahal na aring hati? Ipinakain niya ang anting-anting niya sa mutsa ni Pedro para bumalik ang dagdag na kapangyarihan ng mutsa. Pero kailangan ni Pedro sa paghahanap ng San Thelma yun. Epekto kay Juan at din tumay po, Pantas. Mawawala ng galing niya bilang isang albularyo. At hindi niya siya makakalabas-masok sa Floresca kung gugustuhin niya. E di mabuti. Kaibigan natin si Juan Penduko, Pantas. Anong klaseng kaibigan, haring-hadi?
Sana naman huwag natin kalimutan kung anong klaseng gulo ang dinala ni Juan Pinduco sa atin dati. Kaya, Mang Juan, hindi naman usan na kay Kelam ako, pero bakit niyo ho tinanggihan yung alok ng mga doktor na tulungan kayo? Wala naman silang magagawa. Pero di ba dapat sinubukan niyo na rin ho? Wala naman hong mawawala kung wala? Walang mawawala? Kahit yung sabihin mo sa batang to, ano nangyari sa atin? At kung nawala sa atin, nung huling tiwala tayo sa mga doktor na yan? Pare, panahon pa yun ang demo. Wala silang nagawa. Wala man nangyari sa operasyon nila, sa gamot nila, sa galing nila. Hindi na naligtas ang tatay. Ano ba talaga ang nangyari? Nagkasakit kasi si Tata Jose, ang ama ni Paring Juan. Malala. Sabi ng ibang nakakatanda, dali na sa albularyo. Ang iba naman sabi, isugod na sa mga doktor. Sa doktor dinala ni Nan Maria, si Tata Jose. Nasa labas kami ni inay ng operating room nun. Tiwan-tiwala ang nanay dahil magaling siya eh, doktor eh. Kaya nga sabi sa akin eh, ang gusto ng nanay, paglaki ko, maging doktor daw ako. Pero sabi ko, magiging magagamot ako. 10 taon pa lang ako noon, pero tanda-tanda ko lahat ng nangyari. Humabas ang doktor, sinabi kay inay, na wala na raw silang magagawa. Hindi nila maliligtas ang ipay. Simula nun, wala na akong matiwala sa mga hayop nila. Pero hindi ko kinalimutan ang pakako ko sa sarili ko. Na magiging manggagamot ako. Kaya siguro pinusigi ko na maging bagaling akong albularyo. Hindi ko na pagkasakali ang buhay ni inay. Hindi ko hayaang mangyari ang nangyari kay tatay. Gagaling si inay. Pero hindi dahil sa mga doktor at mga walang kwentang gamot nila. Pero Mang Juan, iba naman ho ang sitwasyon ni Lola Maria sa tatay niyo noon. Subok lang naman ho. Baka sakali ho. Ayokong pagbaka sakali ang buhay ng nanay ko. Buhay ho? Tingnan niyo nga ho si Lola Maria, Mang Juan. Ano pong buhay ang tintukoy niyo? Pedro, kung malaman nga ng sarento ko na uminom ako na uniforme ako, ako, ash! Patay ako. Malamang suspendido ako nun. Alam mo naman pali, bakit ka ba nagpakalasing? Tangin ka na kapatid mo eh. Hindi ko na nga lang gagawin to. Bukol saan? Nakausap ko yung ate Telma mo kanina sa presinto. Naka-corner ako eh. Sabi niya, buntis daw siya. Kaya daw pakasal na kami. Sabi ko, ano yan? Pinipikot mo na ako? Ganun na lang yun? Yun siguro yung gusto niya sabihin sa'yo importante. Ang sabi niya pa, pag hindi ko raw siya pinakasalan, kalimutan ko na raw siya. Kalimutan ko na yung magiging anak namin. Hello, kuya. Sinabi ko na sa kanya.
Ayoko naman mag-away kayo. Hindi ko alam gagawin ko eh. Hindi pa ako handa eh. Na magkaanak kami. Teka. Buntis si Ate Thelma. Ikakaanak na kayo. Yung mutya, naglangis kanina. Yung lalaki! Yun ang tingting kuya! Ano? Yung lalaki kanina susunod kay Ate Thelma. Yun ang tingting. Kunti si Ate Thelma, malamang siya na ang susunod na bibiktima ng tingting. Nangyari sa inyo ng anak ko. Hindi ko makapatawad sa sarili ko. Sa isang galing na magkahanit sa akin.
Mahal na tayo. Wala ka nang ipatatakot ngayon. Nangyari kay Juan? Tungkol saan, mahal na Haring Hadi? Ipinakain niyang anting-anting niya sa mutsa ni Pedro para bumalik ang dagdag na kapangyarihan ng mutsa. Pero kailangan ni Pedro sa paghahanap ng San Telmo yun. Ang epekto kay Juan ang tinto kay Copantas. Mawawala ng galing niya bilang isang albularyo. At hindi niya siya makakalabas-masok sa Floresca kung gugustuhin niya. Eh di mabuti. Kaibigan natin si Juan Pendu, Copantas. Anong klaseng kaibigan, Haring Hadi? Sana naman huwag natin kalimutan kung anong klaseng gulo ang dinala ni Juan Penduco sa atin dati. Pedro, salamat nga uli pala sa pagligtas mo sa akin kagabi sa tiktik. Hindi mo pa ako iniwan. Hindi talaga kita iiwan. Tsaka isa pa, nag-iisa ka rito sa bahay mo. Oh, ito pa. Ay, siya nga pala. Alam mo, pag nagpunta ka ng Maynila, nakita ko rin ang kuya ko. Dadalang kita ng pasalubong dito. Anong gusto mo? Rubber shoes? Pupunta ka ng Maynila? Sa tingin mo ba, pagkatapos ng lahat ng nangyari dito, eh, gustuin ko pang manatili dito. Babangungutin lang ako. Saka isa pa, baka doon na rin ako maghanap ng pagtuturoan ko. Alam na ba ni Kuya Darian? At pa ba niyang malaman? Pero may baby na kayo. Hindi ma-interesado yun eh. Mas importante sa kanya yung iniintay niyang promotion doon sa pagpupulis niya. Kasi pakiramdam niya, sigabal lang ako. Kami na magiging anak niya. Saka kaya ko naman buhayin ng anak namin eh. Sige, kumain ka na muna dyan. Ako na bahala dito. Telma, pasensya ka na. Pasensya? Muntik na kaming mapatay ng tiktik ng anak mo, tapos pasensya lang ang maririnig ko sa'yo. Kaya nga ako hindi kinatawad sa'yo eh. Alam ko nagkamali ako. Patawarin mo na ako. At saka nandito ako ngayon dahil tinatanggap ko na ang responsibilidad ko sa'yo as ang magiging anak natin. Alam mo, Gary, madali namang magpatawad eh. Alam mo kung anong mahirap? Makalimot. Tuwing may iisip ko na muntik na kami mapatay ng tiktik, kami ng anak mo, tapos wala ka. Lalo ko lang naaalala kung gaano ka katapang bilang isang pulis. Ganun ka namang kaduwag pagdating sa mga responsibilidad mo. Hindi ko kailangan ng group-classing tao, Gary. Pero ten mo, makasal tayo. Makasal tayo. Alam mo ngayon, akong nag-iisip kung dapat pa kitang pakasalan. Sige na, Gary. Wish ka na. Mag-iimpake pa ako. Ano mag-iimpake? Kuya, sa Maynila na daw siya titira. Hindi ako makapapayag. Hindi natin pag-iwente ang nangyari sa anak ko. Yeah. Hindi natin palalampasin ang pangyayaring ito, anak. Ngunit hindi para magiganti. Yeah. Ibig mo sabihin, hahayaan na lang natin. Hindi na ako naiintindihan! Babalikan natin ang Pedro Pendukong yon. Hindi para magiganti! Kundi para patahimikin ang nagtatangkang tumapos sa lahi ng mga tiktik. Dahil habang nabubuhay ang Pedro Penduko na yan,
Delikado tayong mga tiktik! Patayin si Pedro! Patayin si Penduko! Patayin si Pedro! Patayin si Penduko! Patayin si Pedro! Patayin si Penduko! Patayin si Pedro! Penduko! Patayin si Pedro! Unawaan mo ang gagawin namin, Toto. Kinakailangan namin itong gawin upang walang makakaanak ni sino tayo. Hindi mo kaya na. Ikaw naman. Ikaw na bahala rin sa bahay, ha? Basta pag-alas mo, ilock mo na lang. Ibibilin ko na rin sa mga kapitbahay na tingnan-tingnan to pag wala ka na. Doon ka na rin ba magtatrabaho? Nagpa-destino ako sa Manila, kung saan nandun si Thelma. Eh, siyempre, para makabawi na rin ako sa mga pagkukulang ko sa kanya. Tsaka sa magiging anak namin. Eh, di ba sabi mo, ayaw na sa'yo ni Ate Thelma? Paano yan? Alam mo, kaya lang man yung nasabi yun dahil siguro nasakta sa sinabi ko eh. Pero, gagawin ko naman ang paraan to eh. Papakita ko naman sa kanya na magbabago na ako. Paano kung ayaw niya? Eh di, ligawan ulit. Alam mo ba, madali ko napasagot yan. 2 years ko niligawan yan. Dinaan ko pa sa santong dasalan. Ngayon, kung walang mangyayari, eh, pagnunubihin ako na lang. Parang tik-tik yun, ah. Di ba napatay mo na? Ha? Bakit parang ang dami? Kailangan nila. Magpapahabol ako sa kanila. Huwag! Delikado! Mabuti pa yung magkasama na lang tayo. Pero kinakailangan para sa akin mapunta ang atensyon ng mas marami sa kanila. Kaya ko to, huwag mag-alala. Sige, mag-iingat ka. Huwag kayo maghihiwalay! Ano ba kayo? Tumahimik ka kayo, diskarte ko to. Ano? Kinakausap ko lang konsensya ko. Ako ang kailangan niyo, di ba? Sundan niyo siya! Hulihin niyo siya! Patayin niyo siya! Ah!
taong timing naman ng pagpapatransfer mo sa Manila, pare. Ngayon pa, kung kailan nadali mo na rin sa wakas sa mga tik-tik. Ah, kaming dalawa, pare. Alam mo, sa totoo lang, ito talaga si Pedro nakadali doon sa mga tik-tik na yun. Oh, ano ba? Tensya na yung bus, baka may iwan tayo. Bawal ka sa mga may bigat na bagay. Siya nga pala mga pare, kumagat, nahihayaan na ako malis eh. Paano yan? Mauna na ako sa inyo. Tsaka salamat ulit sa iyo, ninyo ha. Kuya naman. Alam mo kasi, hindi ko kasi lubos na maisip na ikaw pala ang tutulong sa akin sa pagsugpo ng mga tik-tik na yun. Tsaka hindi ko rin akalain na ikaw pala ang sasagip sa relasyon ko. Dito sa babaeng minamahal ko. Adiri ka, kuya. Ang corny mo. Happy ending! Kainis, no? Sana kayo din, lovey dude. Happy ending. Wish upon a star. Ay! Baklush ka na rin! Bakla! May queen, ha? Pedro, salamat nga uli pala sa pagligtas mo sa akin gabi sa tiktik. Hindi mo pa ako iniiwan. Hindi talaga kita iiwan. Tsaka isa pa, mag-iisa ka rin sa bahay mo. Oh, ito pa. Ay, siya nga pala. Alam mo, pag nagpunta ako ng Maynila, nakita ko rin ang kuya ko. Dadala kita ng pasalubong dito. Anong gusto mo? Rubber shoes? Punta ka ng Maynila? Sa tingin mo ba, pagkatapos ng lahat ng nangyari dito, gugustuhin ko pang manatili dito. Babangungutin lang ako. Tsaka isa pa, baka doon na rin ako maghanap ng pagtuturoan ko. Alam na ba ni Kuya Darian? At pa ba niyang malaman? Baby na kayo. Hindi ma-interesado yun eh. Mas importante sa kanya yung iniintay niya yung promotion doon sa pagpupulis niya. Kasi pakiramdam niya, sigabal lang ako. Kami, na magiging anak niya. Saka kaya ko naman buhayin ng anak namin eh. Ay, hindi, Pedro, sige, kumain ka na muna dyan. Ako na bahala dito. Kaming mapatay ng tik-tik ng anak mo, tapos pasensya lang ang maririnig ko sa'yo. Kaya nga ako hindi natawad sa'yo eh. Alam ko nagkamali ako. Patawarin mo na ako. At saka nandito ako ngayon dahil tinatanggap ko na ang responsibilidad ko sa'yo as ang magiging anak natin. Ano mo, Gary? Madali naman magpatawad eh. Alam mo kung anong mahirap? Makalimot. Tuwing may iisip ko na muntik na kami mapatay ng tik-tik, kami ng anak mo, tapos wala ka, lalo ko lang naaalala kung gaano kakatapang bilang isang pulis. Ganun ka namang kaduwag pagdating sa mga responsibilidad mo. Hindi ko kailangan ng group klaseng tao, Gary. Pero ten, saan tayo? Pakasal tayo. Alam mo yun, akong nag-iisip kung dapat pakitang pakasal.
Sige na, Daddy. Umalis ka na. Mag-iimpake pa ako. Ano mag-iimpake? Kuya, sa Maynila na daw siya titira. Hindi na ako naiintindihan! Babalikan natin ang Pedro Pendukong yon, hindi para magiganti! Kundi para patahimikin ang nagtatangkang tumapos sa lahi ng mga tiktik! Dahil habang nabubuhay ang Pedro Pendukong na yan, ilikado tayong mga tiktik! Ikaw na bahala rin sa bahay, ha? Basta pag-alas mo, ilock mo na lang. Ibigilin mo na rin sa mga kapitbahay na tingnan-tingnan to pag wala ka na. Doon ka na rin ba magtatrabaho? Nagpa-destino ako sa Manila, kung saan nandun si Telma. Siyempre, para makabawi na rin ako sa mga pagkukulang ko sa kanya. Tsaka sa magiging anak namin. Eh, di ba sabi mo, ayaw na sa'yo ni Ate Telma? Paano yan? Alam mo, kailan man niya nasabi yun dahil siguro nasakta sa sinabi ko eh. Pero, gagawa ko naman ang paraan to eh. Papakita ko naman sa kanya na magbabago na ako. Ano kung ayaw niya? Eh, di ligawan ulit. Alam mo ba, madali ko napasagot yan? 2 years ko niligawan yan. Di na ako pa sa santong dasalan. Ngayon, walang mangyayari. Eh, pagnunubin ako na lang. Tik-tik yun, ah. Di ba napatay mo na? Ha? Bakit parang ang dami? Saan nila? Huwag! Delikado! Mabuti pa yung magkasama na lang tayo. Pero kinakailangan para sa akin magpunta ang atensyon mas marami sa kanila. Kaya ko ito, huwag kang mag-alala. Sige, ingat ka. Huwag kayo maghihiwalay! Ano ba kayo? Mahimik ka kayo, diskarte ko ito. Ano? Kinakausap ko lang konsensya ko. Ang berde naman ang magbibigay sa'yo ng kakaibang liksi. Liksing masahol pa sa isang pusa. Oo, kailangan nyo, di ba?
transfer mo sa Manila, pare. Ngayon pa, kung kailan nadali mo na rin sa wakas sa mga tik-tik. Ah, kaming dalawa, pare. Alam mo, sa totoo lang, ito talaga si Pedro nakadali doon sa mga tik-tik na yun. Diyan na yung bus, baka maiwan tayo. Bawal ka sa mga may bigat na bagay. Siya nga pala, mga pare, umagad, nahihayaan na ako malis eh. Paano yan? Mahuna na ako sa inyo. Tsaka salamat ulit sa iyo, ninyo ha. O yan naman. Alam mo kasi, hindi ko kasi lubos na maisip na ikaw pala ang tutulong sa akin sa pagsumpo ng mga tik-tik na yun. Tsaka hindi ko rin akalain na ikaw pala ang sasagip sa relasyon ko dito sa babaeng minamahal ko. Adiri ka, uya! Ang corny mo! Happy ending! Kainis, no? Sana kayo din, lovey dude, happy ending. Wish upon a star. Ay! Baklush ka na rin! Bakla! Kayo mo pala ang kuya ni Ate Telma. Oo, oh, nga pala si Gilbert. Pare, maraming salamat ha. Alam mo, utang ko sa yung buhay ng kapatid ko at na magiging anak niya. At ibinili niya sa akin na asiksuin kita habang nandito ka. Ako, wala ho yun. Salamat, salamat. Sino nga palang kasama mong manira dun sa bahay ni na Bayaw Gary? Wala ho eh. Wala. Tama-tama dahil desidido na sila Bayaw at si Utol na doon naman niraan sa Maynila, eh wala rin ako kasama dito. Kung gusto mo, tumito ka na muna. Huwag na ho. Nakakaya naman ho eh. Tsaka okay naman ho ako doon sa bahay ni Kuya Gary. Ano ka ba, Pedro? Huwag ka nang mahiya. Marunong ka ba mag-baseball? Hindi ho eh. Hindi. Ako, mas lalong dapat na dumito ka muna. Tuturuan ka na mag-baseball. Eh, hindi mo na naitatanong. Ako ang coach ng baseball team dito. At lalabang kami sa palarong pambansa. Ah. Alam mo, nung bata ako, naglalaro ako ng baseball dito nung elementaryo. At kaginto kami sa palarong pambansa. Ayos yun ah. Walong home run din ako. Ayos din. Yung record lang naman hawak ko. Sa bayan pa? Bahay ka na? Hoy! Sir. Saan kayo pupunta? Uwi na po. Anong uwi na po, sir? Liwaliwanag po. Sige na, hala. Balik. Mag-practice tayo. Tara. Diba gusto niyo mag-gold sa darating na palaro? Hindi kailangan natin mag-practice. Kaya mag-practice na kayo. Sige na, tara. Sir, nagkakatakutan eh. Kasi sir, nung isang araw, nakakita dun si Ganwin ng ugot na ulo. Sa may banda dun, oh. Ayaw talaga, ayaw nyo lang mag-practice. Gumagawa na kayo ng kung ano-anong kwento. Hindi, sir. Totoo. Kitang-kita ko. Pare, walang ulo. Paano mo nalaman na pare, wala namang ulo? Yung damit niya po. Parang pare ng unang panahon. Ay, sus. Alam nyo, kung ayaw nyo mag-practice, kung ayaw nyo nang maglaro, kung gusto nyo mag-quit, sabihin nyo lang.
madali ko kayo mapapalitan. Malayo pa ang palaro at maraming bata ang gustong sumali at magpa-train sa akin. Gusto nilang magkikinto. Ano? Meron ba sa inyong sumakwit? Sabihin nyo na, ano? Wala namang palayo. Sige na, mag-practice na kayo. Tara, practice na. Practice na tayo. Chance kang manalo ng Pedro Penduko merchandise weekly at bonus na 5,000 pesos cash kapag ikaw ang unang nabunot na may tamang sagot. Text Pedro at ang letra ng sagot sa 2366. Text na! Nung isang beses, Monster Babies ang nakalabang ko. Pero ngayon, mga baby naman na nasa loob pa ng tiyan ng kanilang nanay ang pinagtatanggol ko laban sa mga tiktik. Ang tiktik ay naipagkakamali sa aswang, pero sa totoo lang, magkaiba sila. Ay akala mo pusa kung kumilos at napakagaling umakyat sa mga bubong. Nakakagapang ito sa mga pader at kaya rin itong maglampiti na parang paniki. Hilig na hilig nilang kumain ng sanggol na nasa loob pa ng tiyan ng nanay. Kanilang dila ay umahaba ng pagkahaba-haba. Sinisipsip nito ang sanggol sa loob ng tiyan ng ina. Ang pinakamagandang mangyari ay putulin ng dila para mamatay ito sa gutom. Huwag kang bibitiw bigla. Huwag kang bibitiw.